Diyos Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sa gisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo na way laging sumayin niyong lahat. At sumayin mga ginigili ko mga kapatid, abot langit ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Abot langit din. At pinaparating natin, pinapahatid natin sa pamagitan ng banal na misang ito, ang ating mga kahilingan. Subalit, batid natin na bago pa man natin sabihin ang ating mga kahilingan, alam na ng Diyos ang ating mga kinakailangan. Kaya naman sa banal na Eucharistiyang ito, sa banal na pagdiriwang sa hapag ng Diyos, idulog natin ngayon ang ating pagsusumamo. Magpasalamat tayo sa mga biyayang ating natanggap na. At umasa tayo na anuman ang ating pangangailangan, alam na ng Panginoon ay ipapadala niya na mga biyaya. Sa tagpong ito, ating ilahad sa ating mahal na Panginoon ang ating mga naging pagkukulang, ang ating mga pagmamalabis, ang ating nagawang kasalanan, at hingan natin ito ng kapatawaran upang tayo maging marapat maging bahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan. Akayit patnubayan, hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkalob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo ng inyong tinatanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y nagliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salita pinangaral ko sa inyo, liban na nga lang kung kayo'y sumasampalataya sa diniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinatanggap ko rin. Si Kristo na may dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na nagsasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro, saka sa labindalawa.
Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanilang buhay pa hanggang ngayon. Bagamat patay na ang ilan, at nagpakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahang ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi naman nawala ang kabuluhan, ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila ang ipinangaral sa amin at ito ang pinapanaligan namin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, akin sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ang aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat, ang pagkadakila mo'y ihahayag. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo siya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan ng mangyaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseo nag-anyaya kay Jesus, na sabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yun, guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 dinaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo,
ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas. Sa kasinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinanganghasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga ginigilig kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagpapatawad, kapatawaran mula sa malasakit ng Diyos o ng anak ng Diyos. Liban sa mga maraming kababalaghan na pinamalas ni Jesus, liban sa maraming magagaling na pananalitang kanyang pinarinig sa sinagoga, liban mga kapanalig sa mga magagandang biyayang ipinagkalob niya, ang papanauli sa paningin ng mga bulag, ang kanyang pagbibigay ng lakas sa mga pilay upang muling makalakad, nakakaligtaan yata natin na ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagparito ng ating Panginoon ay muling tipunin niya ang nagkawatak-watak ng mga tao ng bayan ng Israel at maging ang mga taong nawalay sa tamang landas. At nang dahil sa kapatawarang ipinamalas niya sa ating ebanghelyo, nanumbalik muli ang babaeng ito na tinuguri ang makasalanan sa lipunan. Ang tanong, bakit may mga makasalanan ng lipunan? Hindi ba't lahat naman tayo ay nagkakamali? Lahat tayo'y nawawaglit sa tamang landas? Kung kaya naman, marahil tama lang na masasabi nating lahat tayo ay makasalanan. Ganun na lamang marahil ang pagtingin natin sa ating ebanghelyo na kung saan itong si Simon na isang pariseyo na nag-anyaya kay Jesus para makasalo nito sa kanyang tahanan ay hindi lamang nauwi sa paanyaya ang kanyang pagganap, kundi hinamon siya ng pagkakataong ito ng pagdating ng makasalanang babaeng ito ng lipunan sa kanyang tahanan. That means, my dear friends, it is not enough for us to invite Christ into our homes. It is not enough to invite Christ into ourselves, into our life. It seems that may kulang sa paanyayang ito. When you invite somebody into your home, you must be prepared and ready. Question is, ready for what? Handa ka bang ipagkaloob sa taong inanyayahan mo? Oh, di ba? Kasi when you open yourself and invite people into your home, that means you need to be prepared. Ano yun? To do the customary thing to welcome a person, to be a host for that person. Isa sa mga customs o kaugalihan ng mga Hudyo, mga kapatid, na hindi lang sila nag-aanyaya para kumain ang isang tao sa kanilang tahanan. May mga ritual po silang ginagawa. What? And what are those? First, yung mga sinabi ni Jesus sa kanya, kay Simon, sa pagpasok pa lamang ng isang panauhin, inaalayan na o ino-offer nila isang timba, marahil, o isang balde, hindi naman balde siguro, no, timba, no, o di yung isang bowl ng tubig. For what? No? Hindi lang tubig para inumin, no? It's a bowl of water. What? To cleanse. Purification. Diba? Nasa kaugalian ng mga Hudyo yan. Diba? Ilang linggo na nakalilipas, sinabi na napakarami ng kaugalian na minanasal ng mga kanununuan. Isa na lang doon, mga kapatid, yung kanilang purification custom. No? Kailang i-offer mo sa kanila ang isang tubig para hugasan ang kanilang kamay, ang kanilang ulo, at ang kanilang mga paa. Para ano? Ito ay sinyales na kung saan sila ay malinis na, na pumapasok sa iyong tahanan na dapat ay malinis din. Nililinis mo ang tahanan mo, hindi lamang kaigay nagwawalis para matanggal ang likabok. Diba? Hindi. Nililinis mo ang tahanan mo na tatanggap sa bisitang yan, na maglilinis ng kanyang sarili upang magkatagpo ang kapurian at kalinisan. Walang bahid na kasalanan, walang bahid na dumi. No? He did not offer him. No? And also, when you welcome somebody, you must greet that person not only by saying, pasok ka, treat this home as yours. Hindi ganon.
you treat and you welcome a person, a visitor, with a greeting of peace, a greeting of kiss, a kiss of peace. Diba? Kaya nga mga ginigil ko mga kapatid, hindi ito inialok sa kanya, no? Ni Simon na Pariseo. At pangatlo, mga kapatid, you know, yung sinasabi ni Jesus na tinanggap mo ako sa iyong tahanan, pero parang sarado naman ang iyong isipan. My dear sisters and brothers, before Simon, the Pharisee, invited Jesus Christ, the invitation itself is already an opening of the heart, an opening of our personhood towards a person whom we wanted to invite. Kasi hindi naman lahat inaanyayahan. Hindi lahat tinatanggap. Kaya nga dapat mayroon tinatawag na pagbubukas ng puso. Sino ba tong taong ito? Diba? Na aking inanyayahan. Na ito naman mga kapatid ng kabaligtaran, lahat na hindi nagawa ni Simon na Pariseo ay nagawa ng babaeng ito. Una, hinugasan ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. At ano ang luhang ito? Luha ng pagsisisi. Luha ng panaghoy ng babae nang dahil sa kanyang kasalanan. Naghihimutok ang kanyang damdamin. Nananaghoy ang kanyang puso dahil sa nagawa niyang pagkakamali. At ang luha na kanyang pinanlinis sa paa ni Jesus ay hindi dahil may kasalanan si Jesus, may dumi siya sa kanyang mga paa. Hindi. Ito ay luha para sa kanyang pagkatao. Luha ng paglilinis sa kanyang pagkatao na nasa paanan ni Jesus. Na dapat ay tinatapakan siya ng Diyos dahil sa kanyang ginawang kasalanan. Pero hindi nagawa ni Jesus na tapakan ang pagkababae at pagkatao ng babaeng ito dahil sa luha ng pagsisisi na yan. That yung panaghoy ng pagsisisi, yung ating ganap na pagpapasadyos ng ating nararamdaman, ang babaeng ito ipinakita lamang niya na hindi lamang siya nagsisisi, kundi lumuluha ang kanyang damdamin nang dahil sa kanyang naging kahinaan. Nalulungkot siya. Ikaw ba ka, mga kapatid? Do you feel sorry of all your sins? Do we feel sorry of what we have done wrong in the eyes of God? That even God, that is so powerful and merciful, will trample us under His foot, but He did not. Because of this woman who cried because and who feels sorry, cried and felt sorry for her sins, her tears wash away her sins. Okay. Pangalawa, mga kapatid, tinatawag natin na yeah, maliban sa pag-offer ng tubig, no? Yung kiss of peace, no? Mahalaga, mga kapatid, na ang pagdampi ng halik ng ating pagtanggap sa ating kapwa-tao ay pagbubukas ng ating buhay pagkatao, na hinahalikan natin siya dahil we are not only welcoming him or her in our homes, we welcome that person into our lives. The greeting of peace, the kiss of peace. Itong babaeng ito, hindi niya hinalikan si Jesus. Alam niya hindi niya mahahalikan sa labi o sa pisngi ang ating Panginoon. Dahil alam ng babaeng ito na hindi niya katapat ang taong nasa kanyang harapan. Na ang kanyang katapat ay ang kanyang paalamang. Ang pagpapakababa ng babaeng ito na gustong makapasok niya sa kanyang buhay ang ating Panginoon. Nagawa niyang punuin ng halik ang kanyang mga paa. Ito ay isang halik hindi lamang ng paggalang. Ito ay hindi lang halik ng pagsusumamo. Ito ay halik ng pagpapakababa, pagpapakumbaba niya. Napakadali niyang halikan ang kanyang kapwa Hudyo. Isang propeta, marahil. No? Kasi ganyan tayo, mga kapatid, eh. Di ba? Kapag isang tao hinahangaan natin, gusto mong halikan yan, eh. Natutuwa ka, eh. Di ba? Natutuwa ka. Pero ang tanong, mahahalikan mo ba ang paa niyan kahit hinahangaan mo yan? Ah.
yung pride natin kung minsan. Pero babae ito, she took away all her pride that was left in her. After realizing na naging makasalanan siya, nagpakumbaba siya. Na ang tanging pwede lang dumampi, na nadampihan ng kanyang mga labi sa paghalik, ay walang iba kundi ang mga paa ng ating mahal na Panginoon. Truly, siya ang tunay na kanakatanggap ng higit na pagpapatawad. At ang tunay na napatawad na sa kanyang kasalanan, that is the only person that could also feel being released, being freed, being liberated, no? Kaya nga, ang isang pusong malaya, no? Bukas din 'yan sa pagmamahal, o, 'di ba? Bukas din 'yan sa pagmamahal. Nabuksan ang puso ng babaeng ito. Naantig naman ang diwa at puso ng anak ng Diyos sa kanyang ginawa. Dahil sino ba ang pwedeng umunawa sa isang pusong nagtitika at pusong nagsisisi? Wala naman ba kundi ang pusong magbibigay naman ng pagpapatawad. Kapatid, kung gusto natin mapatawad, buksan din na natin ating mga puso upang madampihan, masaluhan tayo ng malasakit at pagpapatawad ng Diyos. Pinatawad ng higit ang babaeng ito. At ang isang taong pinatawad ng higit, magmamahal din ng higit. Sa araw nito, mga ginigilang mga kapatid, sa pagbubukas ng ating bagong araw, mabuksan din nawa ang ating mga puso na binuksan ng pagpapatawad ng Diyos. Subalit ang unang pagbubukas, mangyayari yan kapag nakita natin, higit pala dapat natin kailangan ng pagpapatawad ng Diyos. A person being forgiven is the only person who can forgive also much. Because a person who received the love of God could be a person who could love much. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng pagmamahal sa habag, nahabag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Sa bawat pagdalangin ang ating po itutugon, kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga kasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan naway may pagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagkapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong makakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo'y naway maging mainahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng pagkapagaling ng presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit sa Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Yaong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Idulot din po natin ngayon at idulog sa ating banal na misang ito ang ating mga personal na kahilingan. Yaong mga kapanalig natin nagpadala ng kanila at nagpahatid ng kanilang mga intensyon at panalangin, isasama din po natin ang kanilang mga kahilingan para sa kanilang mahal sa buhay, para sa ating mga kapatid na may sakit na sa banig ng karamdaman, para sa ating mga kapanalig na yumaon na,
para sa ating mga kapanalig na hanggang sa mga sandaling ito ay nakikibaka pa rin sa buhay at upang magkaroon ng pagbabago ng kanilang pagkatao. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lubhang mahabaging Ama, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya na nagpapagpatawad na tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Puso ko ay alay, ikaw ang lahat sa buwan. Kapuri-puri kayo sa lumikahan sa libot ang sigurang daan loob narito ang aming mayamay. Mula sa lupa't buwan ang pagawal tinapin ito para sa amin nagbibigay ng iyong buhay. Buhay ko ay alay, Jesus ako ay narito. Nag-alay ng buhay ko. Puri-puri kayo sa lumikha na sanlibutan si gandang loob na itong aming may alay. Mula ka sa sangubas at buwan ay pagawang alak na ito para sa amin nagbibigay ng iyong espiritu. At dalihin sa kariyan mo. At dalihin sa kariyan mo. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aman namin lumikha, maawayin mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahain ng aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambayan ng banal mong ngalan ay magkamit ang karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksila ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin, at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos na anak mong mahal ay nilob mong magtipon at magkapisan upang magkasalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaya kaisa ng anak mo na ang Espiritu Santo ang iyong sambayan na nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanganahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng Espiritu gamin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay nabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng may lakas ng loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Kapatid, magbahagi ng pot at magbigay ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-alis ng salanan ng salibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Pudero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng salibutan, ginigilig ko, mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Mga kapanalig, ang lahat ng ating intensyon ay ating iniaali po dito sa ating banal na misa. Sa lahat po na nagpahatid at nagpadala ng kanilang mga panalangin at kahilingan, makakaasa po kayong hindi lamang po sa misang ito namin idinudulog sa ating mahal na Panginoon ninyong mga kahilingan, maging sa ating alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Tayo po ay nagkakaroon na po na umpisan po natin magmula kanina po ng Marian Exhibit at kasama po ng mga imahe ng Mahal na Birheng Maria, ang mga healing saints na ginaganap po ngayon sa Activity Center ng Fisher Mall, Quezon City. Ito po ay nagkaroon po ng pagbubukas ngayong araw ng Miyerkules, 18 ng Setyembre hanggang 29 ng Setyembre. At tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduum na magsisirmo sa September 20, araw ng Biyernes, para sa pagunita kay San Padre Pio ng Petrelcina sa darating na September 23, araw ng Lunes. Iniyaan po namin kayo na mag-isa sa ating gaganapin ng
Mary and the Healing Saints Exhibit. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay lamang po sa Religious Department at tumawag lamang po sa mga numerong 8925-7931, local 1291-31137, o mag-text lamang po sa mga numerong 0977-620-9460 or 0917-631-4589, at hanapin lamang po sina Binibining Rene Jose at Binibining Ali Nahe. Muli po, maraming maraming salamat po mga kapanalig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway ang pagharian ng aming tinanggap na pagkikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain naman tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humaya tayong taglayang kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos. Kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ama, nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang buktong na anak upang tayo maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Jesucristo sa angkortero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, susumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi yung pagpapala, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Omne declamentum in servente. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribui quesumus, ita nos corporis sanguinis, tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tui fructum, et nobis vegetar sendiamus,
Cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa Nazareno, inulwalhati ka namin.